Magsilot po ang lahat at atin pong dadasalin ang litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Dumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya. Sa bawat panalangin, ang ating pong itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong pang-agham, panglipunan at pang-espiritual sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya, noong panahong tayo ay nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip, sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming lahat na batbat ng sakit, dusa at kamatayan, at ang mga takot na kinakaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo po ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID, katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro. Dulutan mo po ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya. Kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buwan, magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno,
awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Ati pong simulan ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay po natin itong pagsisihan sa harapan ng ating Poong Jesus Nazareno at tanggapin din po natin ang kanyang biyayang pagpapatawad, pagmamahal at lakas na ibinibigay sa ating lahat. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob ay ginanap ng iyong anak ay maging dapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simula'y, iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalit-palipat ng gawi, sila sa silangan, sa isang kapatagan sa sinara. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutiang mabuti ang marami para tumibay. Tisa ang ginamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayon, magtayo tayo ng isang lunsod na may toreng abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lunsod at ang toreng itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti, puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtayo ng lunsod. Babel ang tinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao,
At mula roon, pinangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa Diyos ng pusang loob. Mapalad ang sumusunod sa bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang taong may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magiging sagana sa kanyang tahanan. Katarungan niya ay walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. O Alleluia, 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 Alleluia. Aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamta naman niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y kanyang buhay. Ano ang maibayad ng tao para mabailik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sinuman ang naghinayang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito ay makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, at kasama ang mga banal na anghel." Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang nagahari ang Diyos na may buong
kapangyarihan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palang maga rin po. Ati pong palakpakan at papurihan ng ating pong Jesus Nazareno. Ngayon pong araw na ito, lahat tayo nagkakatipon-tipon sa dambana ng ating pong Jesus Nazareno. Dala ang ating papuri at pasalamat sa kanyang kadakilaang ibinibigay para sa ating lahat. Tunay na buhay ang Diyos sa ating lahat dahil lahat tayo binibigyan ng lakas, buhay, upang tayo maparito sa kanyang dambana, upang tayo'y magdiwang at bigyan ng karangalan ang kanyang kapangyarihang ipinagkakalob sa atin. Mga kapatid, tayong lahat ay sinusubaybayan at tayo'y binibigyan ng pagpapahalaga ng Diyos sa ating buhay. Lahat tayo'y tinatangin ng ating Panginoon, lahat tayo'y kanyang minamahal. Kaya mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, tinawag ni Jesus ang mga tao at kanyang mga alagad upang palalahanan kung ano ang dapat nating gawin sa buhay natin araw-araw. Mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon ng ating pagdiriwang sa ating pagpaparangal sa ating Panginoong Jesus, totoo ba tayong sumusunod sa Kanya? Ang dami-dami natin ngayon sa loob at sa labas ng dambana ng Pong Jesus Nazareno, ang tanong sa atin ngayon, tunay ba talaga ang pagsunod natin sa Kanya? Tunay ba ang ating pagpunta dito para sa Kanya? Mga kapatid, binibigyan to ng kahulugan ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon. Ang pagsunod kay Jesus, ang pagsunod natin sa Pong Jesus Nazareno ay may tatlong bagay na ipinapaalala sa atin ang ating Panginoong Jesus. Una, mga kapatid, tayo ay tinatawag ng ating Panginoon. Kung tayo sumusunod sa Kanya, limutin natin ang ating mga sarili-sarili. Ang paglimot sa sarili. Parang hirap pong unawain. Kakalimutan ko ba ang aking sarili? Kakalimutan ko ba ang aking buhay? Mga kapatid, ang pagsunod kay Jesus, kinakailangan nakakalimutan ang sarili. Ano pong ibig sabihin ng pagkalimot ng sarili? Tayo ba ay mababaliw? Tayo ba ay masisiraan ng bait? Hindi po ganon ang ibig sabihin nito para sa atin. Ang paglimot, kailangan hindi yung taglay ng sarili ang ating dapat isabuhay araw-araw. Alam po natin mga kapatid, sa kwento ng buhay ng tao, sa paglalang sa atin ng ating Panginoon, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo ay gumagawa ng kasalanan. Pero pilit natin na ipinapaigting o pilit nating ginagawa at patuloy nating ginagawa ang pagsuway natin sa Panginoon. Pinipilit natin ang ating mga sarili-sarili upang patunayan natin na tayo ay malakas, makapangyarihan kung minsan. Mga kapatid, ito ang panawagan sa atin ng ating Panginoon ngayon. Kalimutan natin yon. Kalimutan natin ang mga bagay na iyon. Ang paglimot sa sarili. Dahil kung palagi nating kasama ang Diyos sa ating buhay, yun ang ating inaalala sa ating buhay, tunay ang paglimot natin ng ating sarili. Ibig sabihin, ang pagmamayani o pamamayani ng Espiritu Santo o pananahan sa atin ang nagpapakilos sa atin. Ito ang ating dapat gawin sa buhay natin, mga kapatid. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang manahan sa atin upang
tunay nating sundin at sundan ang kalooban ng ating Panginoon o ang buhay na hinihingi sa ating buhay pang-araw-araw. Pagkalimot sa sarili, hindi pinipilit ang gusto ng isang tao. Pinipilit na gawin ang pinapautos o pinapagawa ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Inaalala ang kapangyarihan ng Diyos, kinakalimutan ang pangtaong kagustuhan o pangsariling kagustuhan. Dahil mga kapatid, kung susundin po natin ang ating mga sarili-sarili, wala itong patutunguhan. Uulitin ko po, kung palagi nating susundin ang ating sarili na wala ang Espiritu ng Diyos, wala itong patutunguhan. Kaya inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Hesus ngayon, kalimutan natin ang ating mga sarili-sarili. Padaluyin natin, mamayani sa atin ang kanyang Espiritu, ang kanyang kapangyarihan. Ang pangalawa, mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon, sa pagsunod kay Hesus, ay dapat natin pasanin ang ating mga krus. Krus na tanda ng pag-asa, krus na tanda ng tagumpay. Kaya kung sino sa atin dito ang ayaw pumasa ng krus, walang pag-asa at walang tagumpay. Mga kapatid, paano po natin mauunawaan ang krus sa buhay natin? Lahat tayo may bit-bit na krus araw-araw. Ito yung mga hamon sa buhay. Ito yung mga pagsubok sa buhay. Ito yung mga pahirap sa buhay, kumbaga. Sabi ko po kanina, lahat tayo may pasan-pasan ng krus araw-araw. Wala ditong walang pasan ng krus. Ang krus na ito, mga kapatid, minsan mahaba, minsan maikli, minsan mabigat, minsan magaan. Sa panahon po kaya ngayon o sa oras na ito, anong krus ang bitbit natin? Yung bang mahaba at mabigat? Yung magaan na maikli? Pero may pasan pa rin tayong krus araw-araw. At ang krus ay tanda ng pag-asa at tagumpay. Ito ang isinasalarawan o binibigay sa atin ni Jesus na Poong Jesus Nazareno. Ang ating pinupunta dito, nagpapaalala sa atin, oras-oras, minuminuto, sigo-sigundo, may pasan-pasan ng krus. Hindi ibinababa ang krus, hindi sinusukuan ang krus, dahil ang krus ay nagbibigay ng pag-asa. Pag-asa at tagumpay papunta sa Kanya. Wala pong nagtatagumpay na isang tao kung hindi marunong magdala ng kanyang krus. Uulitin ko po, walang nagtatagumpay na tao na hindi niya binibitbit ang kanyang krus. Kaya sabi ni Jesus sa atin ngayon, mga kapatid, akuin natin ang ating mga krus. Pasanin natin ang krus na ito dahil ito ang pag-asa natin. Sa pagpunta po natin dito, pasan-pasan po natin ang krus natin. Iyan ay tanda ng pag-asa. Huwag kang paghinaan ng loob. Kung ikaw may bitbit na krus, tandaan mo, nasa iyo ang Diyos. Nasa iyo ang Poong Jesus Nazareno. At pag yan natapagtagumpayan mo at nabitbit mo ng maayos, iyan ay may gantimpalang nakalaan sa iyo. Kaya mga kapatid, napahaganda ng kahulugan ng buhay sa mundong ibabaw na ito. Akala po natin, tayo lang ang pinahihirapan para ba ang buhay natin sinusumpa na lamang. Hindi po ganon. Muli mga kapatid, ang krus ni Jesus ibinibigay sa atin, paalala sa atin araw-araw, may pag-asa ako. May tagumpay ako.
Hindi ko to susukuan. Hindi ko to ibababa. Ipapasanin ko to araw-araw. Dahil ito ang magbibigay sa akin ng tunay na kahulugan ng aking paglalakbay. Ang krus na mula sa Diyos. Ang krus na nagbibigay sa atin ng tunay na daan upang tayo mapabuti sa ating buhay pang araw-araw. At pangatlo, mga kapatid, ang sabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin. Kung tayo'y tinatawagan na limutin ang ating mga sarili-sarili, pasanin natin ang ating mga krus araw-araw at sumunod tayo sa Kanya. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, sana ang kalooban ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos ang mamayani sa atin. Ang pagsunod sa ating Poong Hesus Nazareno, loob ng Diyos ang dapat nasa loob din natin, dahil kung hindi tayo sumusunod sa Kanya, mga kapatid, hindi po natin matatamo ang ating buhay na inaasam, ang buhay na walang hanggan. Oo, pwede nating sabihin, may sarili akong isip, may sarili akong kakayahan, pero mga kapatid, tandaan natin, tinatawag tayong sumunod, tinatawag tayong mamuhay ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Araw-araw, mga kapatid, ito ang iniling sa atin ng ating Panginoon. Pagising natin sa umaga, hindi lang araw ng Biyernes, bagkos lahat ng araw, lahat tayo sumusunod sa Kanya. Hindi mabibigyan ng ating pagdidebosyon tuwing araw ng Biyernes kung hindi tayo totoong sumusunod sa Kanya araw-araw. Mga kapatid, ang tunay na pagdidebosyon, sinusunod ang kalooban ng Diyos 24 hours a day, hindi lang araw ng Biyernes. Kaya mga kapatid, ito'y nagpapaalala sa atin ngayon ang mensahe ng kabutihan ng Diyos na way mamutawi sa ating pagkilos at paggalaw araw-araw. Huwag po natin kakalimutan ang tatlong bagay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang tayo tawaging tunay na mga deboto ng Poong Hesus Nazareno. Tunay na nakakalimutan ang sarili sa kapakanan ng kapangyarihan ng ating Panginoon ang mamutawi at makita sa ating pagkilos sa buhay araw-araw. Ang pagpasa ng krus, nawa, huwag tayong magsawa, huwag tayong panghinaan ng loob, huwag tayong mawala ng pananampalataya. Tunay ang krus na yan, pag-asa, nagpapalakas ng pananampalataya at nakikilala natin ang totoong Diyos sa buhay natin at tunay na may tagumpay na ibibigay sa ating lahat. Ang pagsunod sa Diyos araw-araw, makita nawa sa ating mga kilos at paggalaw dahil sa paggawa natin ng kabutihan, nandoon makikilala ang lahat na ito, lahat tayong nandito na totoong mga deboto ng Poong Hesus Nazareno. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, sa ating panalangin ngayon, nawa, tunay tayong pinalalakas ng ating mga sarili-sarili ngayon sa ating pagpunta dito. Dahil alam ko po, lahat tayo may mga panalangin, may hinihiling sa atin Poong Hesus Nazareno. Totoo ang pagpunta natin dito. Totoo ang ating pagsunod sa Kanya. Nawa, ito ang nangyayari sa buhay natin. Kaya po, sa huling bahagi ng ating Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, ito po'y para sa ating lahat. Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi sila mamamatay hangga't di nila nakikita ang paghahari ng Diyos na may buong kapangyarihan. Nawa, mga kapatid, sa ating buhay din, hindi tayo pumapayag na hindi natin makita ang kapangyarihan ng Diyos, ang paghahari ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Tunay natin itong pagdasal sa ating Poong Hesus Nazareno. Araw-araw kong makita ang Kanyang kapangyarihan,
at ang kanyang kabaitan o kabutihang loob sa buhay ko at sa buhay ng iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa langit upang masundan natin si Jesus, ang kanyang anak, at matularan siya ng lubos. Ang ating pong itutugon sa bawat kahilingan, Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang bayan ng Diyos, naway yakapin ang krus ni Kristo at maging mga buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwalang mapa sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway marinig nila ang mga daing ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nagdurusa dahil sa kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Tayo naway maging mga karapat-dapat na katuwang ng mga taong nabibigatan sa kanilang dinadalang krus sa buhay. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kalakasang espiritual sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan o panalangin. Makapangyarihang Ama, naway mabanaagan sa aming buhay at sa aming pagkalinga, sa pangangailangan ng iba, ang lahat ng aming pagsisikap na sumunod kay Jesus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Jesus Nazareno, alakatin na pa'y sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kalog mo ay aming inaalay, aming iling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aayon natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kipagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na nasa dambana ng krus na siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas na Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ng kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig,
ang sumuway sa iyo sa kahoy na krus, siyang nadaig at masnuring anak mo. Kaya kaysa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong spirito, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay nang may pag-asang siling muling mabuhay. Gayun din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na bering Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol, at ang lahat ng mga banal at nanamuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pangalan at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Amen.
sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanadabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus nagpapaalala sa atin ngayon. Tunay tayong sumunod sa Kanya. Limutin natin ang ukol sa atin, pasanin natin ang krus natin, at sumunod tayong tunay patungo sa buhay na walang hanggan. Ito siya ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan po ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw po ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo. At isubo po sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus
ang lahat ay ibibigay, puso ko sa'yo lamang. Habang buhay, Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang sama ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami mga sa Poong Jesus Nazareno. Patubayan niyo po at nawa't gabayan ako, iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay, ika'y kasama ko. Ang sama ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement para po sa mga lumang palaspas. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa 21 ng Pebrero, pagkatapos po ng 5 ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin po sa Ash Wednesday sa 22 ng Pebrero. Maraming salamat po. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli po naming panawagan ng inyong donasyon tulad po ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters, para po sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na po sa panahon ng kalamidad. At maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinapaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19.
Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos po ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna po ang lahat ng nasa loob ng simbahan. At muli po, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hiyatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imay at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, pumayo kayo taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati